Magandang gabi, bayan! Sinimulan ngayon ng Quezon City Government at ng mga ahensya ng pamahalaan ng malawakang investigasyon sa malagim na sunog na naganap sa Ozone Desco sa may timog avenue, Quezon City. Ayon sa pangunang investigasyon, sumobra sa kapasidad o bilang ng tao ang nasa loob ng disco nang maganap ang sunog bukod pa sa posibleng overload sa mga linya ng kuryente. Kaninang hapon ay pinagutos kaagad ng Pangulong Fidel Ramos ang mabilisang pag-aresto sa mga may-ari ng nasunog na disco kung patuloy silang magtatago o hindi magpapakita sa mga otoridad. May follow-up report si Carmelita Valdez. Apat na investigating team ang binuo ng Bureau of Fire Protection na magsisiyasat sa insidente. Hanggang ngayon, hindi pa maliwanag kung ano ang sanhi ng sunog at kung mayroong paglabag ang mga may-ari ng disco house. Hinihinala ng Quezon City Engineer's Office na maaaring malaki ang problema ng electrical wiring ng disco. Apparently, there were some additionals which was not recorded in our office. Kapag dagdag ka ng dagdag, simpleng ma-overload yan. Pag na-overload yan, tendency is for the circuit breaker, the safety switch to trip. Pag hindi nag-trip po yan, at may video cause of fire. Bukod sa overload sa kuryente, mahigit 300 katao ang laman ng disco. At ito'y maliwanag na labag sa itinakdang kapasidad ng building master plan. Ito marahil ang dahilan kung bakit bumagsak din ang mezzanine nito na pumisak sa maraming biktima. Ayon sa structural master plan ng Ozone Disco Club, ito ay may kapasidad na 50 hanggang 100 katao. Subalit hindi nangangahulugang sagot ito ng mga may-ari. Ang isang disco ay inaasahang magiging mataong lugar. Yung kapasidad lang nito, ang laman nitong kwan, eh, kayang-kaya sigurong lumabas mga taong laman yan. Ngayon lang ang capacity, mga 50 lang. Kasi yung kwan, hindi naman bigla yung sunog, eh, mag-i-spark yan. Eh, makakalabas ka agad ng orderly yung mga laman yan. Kaninang hapon, nagtungo si Pangulong Ramos at personal na nag-inspeksyon sa Ozone Disaster at inatasan ang agarang aksyon ng pamahalaan. Iniutos din niya ang pag-aresto sa mga may-ari ng disco house kung patuloy silang magtatago sa mga otoridad. Give them a chance first to respond voluntarily, yes, because there is great public interest at this tragedy. Agad namang iniutos ni Quezon City Mayor Mel Mathay ang agarang pagsisiyasat sa iba pang entertainment establishment sa Quezon City, kabilang na ang mga disco at ang mga sinihan sa kanyang lungsod. We found that they do not have any fire exit to close immediately. Hiniling naman ni Quezon City Congressman Sonny Belmonte, kinatawan ng naturang distrito, na imbestigahan ng Kongreso ang malagim na insidente. Siyempre, itong napakalaking sakunang ito at tragedy nito. Talaga malaman natin kung anong sanhi, sinong responsible at anong magagawa natin upang hindi maulit ulit. Carmelita Valdez, ABS-CBN News. Ano ba talaga ang naganap sa loob ng Ozone Disco kaninang alas 12:30 ng madaling araw? Kanina inihayag ng Bureau of Fire Protection ang kanilang pangunang investigasyon sa sakuna. Kinausap din ng ABS-CBN News ang ilang arson investigators upang malaman kung ano ang naging sanhi ng sunog at kung bakit masyadong marami ang namatay. Naroon ngayon sa Ozone Disco si Arlene de la Cruz Villasbas upang ibigay sa atin ang mga detalye. Arlene? Yes, Kakiko, sa isang iglap, biglang nagbago ang mukha ng Ozone Disco. Kagabi, punong-puno ito ng halakakan, ngayon damang-dama ang katahimikan. Nasa likod natin ang sinasabing alternate door na kung nasabi lamang marahil sa mga customer ay mas maraming buhay ang nailigtas. Ano ba talaga ang nangyari kagabi? Dito sa bahaging ito ng disc jockey station, nagsimula ang apoy. Laki ang damage na ano dito na parte. Kaya probably, hindi pa natin makukonfirm ha. Effects o props ang unang tingin ng ilang nagsasayaw sa apoy na nakita. Siguro props lang, sabi ka lang. Pare, props lang yan. Oo nga, no, ang galing ng props, no? Sabi ko, bakit ganun, ang galing ng props? Bakit lumalaki? Pagkatapos ng apoy, isang makapal na usok na amoy kimikal ang bumalot sa Ozone Disco. Tumagal ito ng 15 segundo, nag-brown out, at saka pa lamang kumalat ang apoy. Napabayaan na ang apoy. Usually, dapat anuhan ng ano yan, ng first aid firefighting extinguisher. Kaya napabayaan, kaya lumaki, napabayaan. Iisa ang direksyong ginamit ng mga customer sa pagtakas. Ito ay ang main entrance and exit door. Ngunit hinarang sila sa pinto. Kung hindi ko pa tinulak yung gwardiya, hindi bubuksan eh. Kasi yan, sige pe. Sinasarado, sabi doon, panic.
Walang fire exit ang ozone maliban sa alternate door na ito. Lumalagos ang pintong ito sa katabing pub house na City of Friends. Walang customer na nagtangkang lumabas dito maliban sa isang empleyado ng ozone. Ang mga customers hindi, pero empleyado alam nila yan. Mabilis na kumalat ang apoy dahil sa yari sa acoustic materials ang interior ng disco. Sa usok pa lang ay marami na ang nahilo at di na nagawang tumakbo. Kahit sabihin na po na siguro maluwag yon sa bilis po ng apoy. Pero kung maluwag yun, siguro mga susurvive mas marami pa ho. Arlene De La Cruz, BS Boss, ABS-CBN News. So sa bahaging pa rin ito, katulad ng sinabi natin kanita, na-establish na dito nagkaroon ng pagsabog at pakatapos nga nun ay nagkaroon ng brownout. Kasama natin ngayon dito ang isa sa mga arson investigator. Sir, na-establish na po ba natin na talagang yung pintuan doon sa City of Friends ay hindi binuksan para sinara talaga nila para walang makalabas? Nalaman na po ba natin yun? Wala pa pong report tungkol diyan. Kaya alam po, yun nga po doong fire exit na sinasabi ng Ozone Disco na yun daw ang fire exit. So yun po ang sinasabi nilang fire exit. Pero po kanina, soon sa ating mga nakausap, yun po ay lumalabas na isang secret door lamang at ni hindi alam ng mga customer na isang fire exit. Wala ring label na ito ay isang fire exit. So yan ang pinakahuling ulat mula pa rin dito sa interior ng Ozone Disco.